Pero nung lumagpas na ako sa part na acceptance, nag-umpisa na akong mas maging, nawala ka na sa denial eh, di ba? Lagi may face na ganun. So, ang ginawa ko is, naghanap ako ng mga pwede kong solusyon sa mga pain points ko. So, nag-research ako, anong pwede kong gamitin, anong pwede kong gawin para makatulong dun sa symptoms. Oo. So, ano ang mga ilan sa mga symptoms mo na nakita mo? Okay. O naramdaman mo? Hot flashes, syempre. Tapos night sweats. Mood swings, pero hindi masyado. Kasi mas parang mas may awareness ka rin. Kasi kung hindi mo talaga ugali, minsan mas marunong ka mag-step back. Diba? Ang pinaka, ito, natatawa ko, ikakwento ko na sa'yo, yung brain fog. Ito, ilang beses ko na ito nakwento kasi may ibang nag-guest na din ako. Pero gusto ko yung kwento para bigyan ng example, gano'ng kagrabe ang brain fog. Okay, so, kausap ko yung kaibigan ko sa cellphone. Nasa gym ako noon eh, so, tagal namin nag-uusap. So, nagre-ready na akong uuwi. So, naglilipit na akong gamit. Doon sabi ko, friend, oh my God, hindi ko makita yung cellphone ko. Sabi ko sa kanya, 'di ba? Pero ito mas nakakatawa. Sabi ko sa cellphone mo. Sabi ng friend ko, "Nako, gusto mo pa rin ko?" Isa rin. May isa na rin na may brain fog. 'Di ba? So ganun ka grabe. So yung usual. So hindi lang 'yung nakakalimutan mo kung saan mo nilagay 'yung susi mo, 'di ba? Kasi 'yung typical 'yun eh. Pero 'yung minsan 'yung mga talagang bigla ka nabablanko, di ba? Pagpasok mo, so, ba't naman pa ako pumasok rito? Ano bang kukunin ko? Ano bang gagawin ko? So, dun yung medyo yung adjustment. So, ngayon, parang mas natuto na ako na sinusulat para may pang reminders na itong gagawin mo niya, itong gagawin mo for this day, for that day. Parang kailangan mo rin i-aid yung sarili mo sa transition. Oo. Ang isa pa sa masaklap, eh, sabi nila, kapag menopause, yung pagtaba, hindi na makontrol, di ba? Yung kasi nagkakaroon ka ng mga deposits, mga fats sa mga area na Buti ikaw wala. Nakatulong sa akin ang intermittent fasting. Oh. Nang hindi sinasadya. Oo. Kasi minsan effort